Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang spell na gagawin ko po ay bulong. Ito po ay upang maalala tayo ng isang tao, pagkaisipin po tayo ng isang tao. Kaya naman ay simulan na natin ang ating spell. Ngayon po ay kailangan po natin ng pinutol-putol po na petals o mga star anise. Yan po ang kakailangan natin. Wala namang saktong bilang. Pero ang aking ginagamit ngayon ay 6 na piraso po. Galing lang po yan sa isang pirasong star anise. Ang sunod ko naman pong gagamitin ay kailangan din po natin ang dahon ng laurel. At ang gagawin ko po ay maglalagay po ako nito sa ating gilid. Hindi po natin talaga ito kailangan, ngunit ito po ilalagay ko para sa aking proteksyon. At sasabihin ko ito ang aking magsisilbing proteksyon. Hindi ko nais ng kahit anong koneksyon sa tutulong sa akin upang may sagawa ang spell na ito. At ang gagawin naman nating sunod, ito ang ating dahon ng laurel. Isusulat natin ang buo nating pangalan dito sa harap. At sa likod naman ng dahon ng laurel, saan ba ang harap? Ito ang harap, isusulat natin ang ating pangalan. At sa likod naman po ay isusulat naman po natin ang buo at totoong pangalan niya. Ngayon, kapag nailagay na natin ito, ilalagay ko lamang ito sa itaas. Yan, parang ganyan. At dapat po sa madilim na lugar nyo ito, tahimik. Maaari po sa kwarto nyo, okay na po yun. Ilagay mo lamang ito sa lamesa, o di kaya naman na isa, dito sa lapag. Basta po ay sa timog banda. Maaari po kayong mag-download o gumamit ng compass mula sa inyong cellphone upang alam nyo po ang inyong timog o saan banda ang timog. Ngayon ay kapag nalagay na po natin sa bandang timog na ating harapan, ay doon po tayo humarap. At saka po ay usali nyo po ang mga salitang ito. Abraxazor, Delilah, Laila, at sabihin nyo po ang kanyang pangalan ng 3 beses. Magsasabihin po natin, uulitin natin ang kanyang pangalan ng 3 beses. At sasabihin po ulit natin ang ating ritual. Nang 12, hindi po tataas at hindi rin bababa. At pagkatapos po natin itong gawin, ay hahawakan po natin ito ng mahigpit na mahigpit sa ating kanang kamay. Sa ating kanang kamay po, at ang gagawin po natin ay ibabato po natin ito sa labas. Ibabato nyo po ito sa labas, o di kaya naman ay kung ang bahay nyo ay apartment at marami kayong kapitbahay, ang gagawin nyo ay itatago nyo ito, ilalagay nyo ito sa isang papel, maring sa isang papel na ganito, ikulong nyo ito doon sa papel na yon at ilagay nyo ito sa likod o sa ilalim ng inyong cabinet. Ngayon, kapag natapos nyo na itong gawin, kapag nailagay nyo na ito sa ilalim ng inyong cabinet, naiwas-iwas nyo na ito sa labas, ang gagawin nyo po ay sasambitin nyo sa huling pagkakataon ang ating ritual. At ngayon po, kapag po ginawa na po natin ito, ay matulog kayo kaagad upang makapagpahinga kayo at pagkaisipin nyo ang spell na ito. Kinabukasan po, ikalimutan nyo na ginawa nyo ang spell na ito. Gawin nyo lamang po ang lagi nyong ginagawa. Huwag nyo pong pagkaisipin ang spell na ito upang nang sa gayon na hindi ito apekto no, sa paggawa ng spell na ito. Ilang araw lamang po, lalong-lalo na po, wabawal po kayong tumawag dito sa taong ito o gumawa ng connection sa taong ito. Bawal rin pong magsuot ng kulay itim sa paggawa ng spell na ito. Dapat po ay ibang kulay, mas maganda yung mga light color. Ito po ay gagawin tuwing kabilugan ng buwan. No, hindi kaya naman po ay kada ikahuling araw. Ang pinaka matinding araw po na paggawa nito ay ang February po, 29. Sana'y nakatulong ito sa inyo. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at i-komento kung ano ang naging epekto nito sa inyo.